Bago ipatupad ang malakihang taas hinggil sa petrolyo, humabol ang ilang motorista sa pagpapakarga para kahit paano'y makatipid. Live mula sa Marikina, may unang balita si EJ Gomez. EJ. Igan, matapos nga ang rollback noong nakaraang linggo, may big time taas presyo sa mga produktong petrolyo simula ngayong araw. Ang mga motorista at namamasada no, umaaray sa matatapyas sa kanilang budget at kita. Bago umuwi sa buong araw na biyahe ang taxi driver na si Richard, dumaan muna siya sa gas station. Gaya ng ilan pang motorista at namamasada, nagpa-full tank na raw siya kaninang madaling araw bago pa ipatupad ang big time oil price hike sa mga produktong petrolyo. 2 pesos at 10 centavos ang taas presyo sa kada litro ng diesel, 1 peso at 50 centavos para sa gasolina, habang 1 peso at 20 centavos naman sa kada litro ng kerosene. Inabot ng halos 1,200 pesos ang binayaran ni Richard. Nasa 700 hanggang 800 pesos na lang daw ang nauuwi niya sa kanyang pamilya. Masurti naman, pumumita ka 1,000. May nabiyahe namin, kaya napupunta sa gas lang. Ikot kami ng ikot, hindi mo pwede pumila. Dami na rin yung kalaban, motor. Humabol din sa pagpapakarga ang jeepney driver na si Alvin. Dati, kumikita kami ma'am ng 800, 900, 1,000 ganon. Pero ngayon ma'am, 400, 500, kuminsa 200 ngayon, sa traffic pati. Ayon sa Oil Industry Management Bureau ng Department of Energy, ilan sa mga nakaapekto sa oil price hike ngayong linggo ay ang interest rate cut at ang epekto ng bagyo sa Amerika sa kanilang supply. Igan, pangamba ng mga nakausap nating tsuper, baka daw magsunod-sunod na naman ang taas presyo na lingguhan no, sa mga presyo o produktong petrolyo. Tanong nila ngayon, kailan naman daw kaya magsusunod-sunod ang big-time rollback sa mga presyo ng produktong petrolyo para naman daw kahit papaano may maiuwi sila na mas malaking kita para sa kanilang pamilya. At yan ang unang balita mula rito sa Marikina City. EJ Gomez para sa GMA Integrated News.